Kayo po'y makakaupo. Sa bilang pagpapatuloy ng ating Sunday School sa ating Second London Baptist Confession of 1689 sa chapter 14, ngayon po ay dadako tayo sa paragraph number 3 patungkol sa nakapagliligtas na pananampalataya or saving faith sa English. Bilang isang maikling review doon sa paragraph number 2 ay binabanggit doon na ang mga mananampalataya ay mayroong pagtitiwala sa salita ng Diyos at mayroong panginginig at banal na pagpapasakop sa mga utos ng Diyos. At ito'y na-highlight sa isa sa mga talata nung nakaraan sa Isaiah 66 verse 2 na sinasabi doon na ang Diyos ay nananahan sa kaitaasan, ngunit sa isa na nagpapakumbaba at nanginginig sa kanyang salita, siya ay nalulugod at kanyang pinagmamasdan. Ngayon sa paragraph number 3 ay pag-aaralan natin ang isa pa sa mga katangian ng pananampalatayang nakapagliligtas o saving faith. Sabi dito, ang pananampalatayang ito na tumutukoy sa saving faith o pananampalatayang nakapagliligtas, bagamat may iba't ibang antas, ay maaaring maging mahina o malakas. So, hindi po pare-pareho ang level o antas ng saving faith, bagamat ito ay saving faith. At mababasa po natin ang iba't ibang mga reference sa Matthew chapter 6 verse 30. Matthew chapter 6 verse 30. Ang sabi ng Panginoong Jesus dito ay, at kung gayon binibihisan ng Diyos ang damo sa parang na ngayon ay buhay at sa kinabukasan ay itinatapon sa kalan, hindi ba lalo niya kayong bibihisan o kayong maliliit ang pananampalataya? So hindi po natin maitatanggi ang katotohanan na kadalasan sa lahat sa ating mga mananampalataya ay napakaliit ng ating pananalig. Ang Panginoong Jesus na mismo ang nagsabi niyan sa Matthew chapter 6 verse 30. At sa iba't ibang mga references sa Matthew chapter 8 verse 10, sa isang incident dito nang sila ay nakasakay, Matthew chapter 8 verse 10 or yung isang centurion na may alipin na may sakit, dito naman ay sinabi naman ng Panginoon dito sa verse 10, Matthew 8 verse 10, nang marinig ito ni Jesus ay namangha siya at sinabi sa mga sumusunod sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa inyo, kahit sa Israel man ay hindi ako nakatagpo ng ganito kalaking pananampalataya. So, merong maliit na pananampalataya, may malaking pananampalataya. At sa iba't iba pang mga talata ay madidiscover natin, like for example sa chapter 14 verse 31, another reference. Nang si Jesus ay lumakad sa tubig, ay natakot ang mga alagad. Akala nila multo siya. Sabi dito sa verse 31, inabot kaagad ni Jesus ang kamay niya at hinawakan siya. Nang nag-request si Pedro na, Panginoon, papuntahin mo ako dyan kung ikaw talaga yan. So sabi ng Panginoon, sige, halika. Lumakad si Pedro. Ngunit nang lumakas ang hangin, natakot si Pedro, nagsimula siyang tumingin sa tubig, siya ay unti-unting lumubog. At sabi ng Panginoon, o ikaw na maliit ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan? So, isa sa mga katangian ng maliit na pananampalataya ay yung pagkakaroon ng alinlangan. So, hindi po natin maitatanggi sa ating mga Kristiyano, di po ba? Meron pa rin tayong alinlangan. Hindi natin masasabi sa sarili natin, okay na yung pananampalataya ko, matibay.
Hindi talaga ako nagdududa sa Panginoon, wala akong pag-aalinlangan. Kung magiging tapat lang tayo sa ating mga sarili at sa Panginoon, ay aaminin natin, totoo ang sinasabi ng Panginoon na may maliit na pananampalataya. And tingnan pa natin sa iba pang references sa Romans 4:19 and 20, Romans chapter 4 verse 19 to 20. Ito ay patungkol naman kay Abraham. Ang sabi dito, hindi siya nanghina sa pananampalataya, itinuring niya ang sariling katawan tulad sa patay na, sapagkat siya ay may mga 100 taon na noon at ang pagkabaog ng bahay bata ni Sarah. Verse 20, ngayon, gayon man hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng di paniniwala, kundi pinalakas siya ng pananampalataya habang niluluwalhati niya ang Diyos. So, may pananampalatayang, may pagkakataon na ang pananampalataya ay malakas, may pagkakataon na ang pananampalataya ay mahina. Sa Hebrews 5 verse 13 and 14, another verse. Hebrews chapter 5 verse 13 and 14. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang alam sa salita ng katwiran, palibhas ay isa siyang sanggol. Ngunit ang pagkaing matigas ay para sa mga nasa hustong gulang na dahil sa pagsasagawa ay nasanay ang kanilang pandama na makilala ang pagkakaiba ng mabuti at masama. So, kalakip ng tunay na pananampalataya na kapagliligtas ay yung pagsasanay, sinasabi dito, pagsasagawa. Dahil sa pagsasagawa ay nasanay. Pagsasagawa or practice. So, mayroong pong practice of faith. Kung paano ang ating kabanalan ay pinapractice, ganun din ang ating pananampalataya. Hanggang sa unti-unti tayong nagmamature, maturity sa ating pananampalataya. Ang sabi sa paragraph 3, sa next sentence, gayunman, tulad ng ibang uri ng pagpapala na may kaligtasan, kahit sa kanyang kahinaan, iba pa rin ito sa kalikasan ng paniniwala at pangkalahatang biyaya ng may pansamantalang pananampalataya. So, merong tinatawag na pansamantalang pananampalataya. Ito yung sinabi na ng Panginoong Hesus na sa simula, sila ay tumanggap, sila ay na tila baga may pananampalataya, ngunit lumalabas pansamantala lamang pala. At sa bandang huli, pagdating ng mga pagsubok, pagdating ng mga kahirapan, sila ay tumatalikod. At napapatunayang hindi tunay ang pananampalataya nila. Ang pananampalataya ng taglay nila pala ay hindi nakapagliligtas. Diba sabi nga ni Jesus sa Matthew chapter 24, ang sabi niya doon, ang makapagtitiis hanggang wakas ang siyang maliligtas. So yung evidence na ang nakapagtitiis ay siyang mayroong tunay na pananampalatayang nakapagliligtas. Tingnan pa natin ang isang reference sa Santiago chapter 2 verse 14. Santiago 2 verse 14. At tingnan natin po ang nakasulat dito. Ano ang pakinabang, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya ngunit walang mga gawa? Maililigtas ba siya ng kanyang pananampalataya? So, bilang isang paglilinaw na rin sa mga nanonood sa atin sa YouTube ay hindi tayo pumapabor sa katuruan na faith plus works equals salvation, kundi faith alone, or sa Latin ay sola fide, pananampalataya lamang. At hindi yung pananampalataya plus works ang magliligtas sa atin.
Hindi dinadagdagan ito. Ngunit, sinabi ni Santiago sa chapter 2 verse 14, pinapakita niya naman yung essence ng tunay na pananampalataya. Ito ay hindi maaaring walang kasamang gawa. Sabi nga sa isang famous na line is, faith that saves, faith alone, it is by faith alone that we are saved. But the faith that saves is never alone. Hindi nag-iisa lamang siya na pananampalataya. Sapagkat sa isa pang reference, ay sinabi nga ni Santiago doon na sumasampalataya ka, sabi niya, ang mga demonyo man ay sumasampalataya din. Naniniwala sila sa isip nila na may Diyos, masampalataya. Ngunit hindi sila, walang kaligtasan para sa kanila. Basahin pa natin ang isa pang reference sa 2 Peter 1 verse 1. 2 Peter chapter 1 verse 1. Ang sabi dito, itong reference, si Simon Pedro, alipin at apostol ni Jesucristo sa mga tumanggap ng mahalagang pananampalataya na gaya ng sa amin sa pamamagitan ng katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. So yung pananampalataya ay tinanggap natin katulad ng mga apostol sa pamamagitan ng katwiran natin? Hindi. Hindi dahil sa pagpapakabait natin, kaya tayo nabuo ang pananampalataya o kaya nagkaroon o musbong ang pananampalataya, kundi sa pamamagitan ng katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas. So dito ay in-stress na naman ni Peter yung pagiging Diyos ni Jesucristo at siya at tagapagligtas. Siya ang ating Diyos at tagapagligtas. Sapagkat ang katwiran ng Diyos ay sapat, mayaman ang Diyos. Kung ang katwiran ng isang tao, kung si Kristo ay tao lang, kagaya ng tinuturo ng ibang reliyon, ng mga INM, ay sapat lang ang kanyang katwiran sa kanyang sarili. Ngunit paano niya ililigtas ang milyon-milyong tao? So kailangan ng katwiran ng Diyos upang maligtas ang hindi mabilang na mga tao ng Diyos. Okay. Another reference we have is 1 John 5 verse 4. 1 John chapter 5 verse 4. Sapagkat ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan at ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. So, it's by faith. By faith. We overcome the world by faith. By faith or by trusting in the Word of God. In the Word of God alone. Hindi sa ating taglay na kagalingan o kalakasan o maging sa ating mga kaparaanan or strategies. Tayo ay nagtatagumpay sa sanlibutan. And then next, ang sabi dito sa paragraph 3, dahil dito, kahit na ito ay malimit na tinutuligsa at pinahihina, magtatagumpay pa rin ito. So ang number one na tinutuligsa at pinahihina, sino-sino ang gumagawa nito? Ang mga tao na tumutuligsa sa pananampalataya natin, maaaring inuusig tayo. At pupwede ring pinipintasan ang ating pananampalataya. Ganyan ba yung Kristiyano? Bakit ganyan? Dahil pwede nating sabihin, hindi pa kasi tayo perfect, nagkakasala pa tayo. Pero bahagi yon ng realidad na tinutuligsa ang ating pananampalataya. Ngunit ang number one na tumutuligsa sa ating pananampalataya at ibig tumpahinain ay ang kaaway ng ating kaluluwa, si Satanas, ang Diablo. And so, because of that,
ay kailangan talaga pa rin natin ang biyaya ng Panginoon. And there is one person in the Bible na may pananampalataya, okay, tunay siyang believer, pero hindi kinaya nung kanyang ano, sheer faith, yung kanyang paglakad sa Panginoon. In fact, ang sabi niya, si Pedro yung tinutukoy ko, sabi niya, Panginoon, I will die with you. Sasamahan kita hanggang kamatayan. Ganon ka buo ang pasya ni Pedro. Pero ano nangyari nung nasa pinaglilitis na ang Panginoong Hesukristo? Tinanggi niya ng 3 beses ang Panginoon. Kaya napakahalaga malaman natin yung mga scenes or yung mga eksena bago mangyari yung pagtatatwa ni Pedro sa Panginoon. Okay? Sa Luke chapter 22 ay makikita natin ang nangyari. Naano na ito, na-anticipate na ito ng Panginoon na mangyayari. Nakita na niya na mangyayari ang pagbagsak ni Pedro. Mauhulog siya sa tukso. Luke chapter 22, verse 31. Sabi ng Panginoon dito, Simon, Simon, narito, hiningi ni Satanas. So you see, si Satanas po ang siyang numero unong nagnanais na tayo ay pabagsakin. At gumagamit siya ng iba't ibang kaparaanan para tayo ay pabagsakin. Tukso, pressures, pwedeng napipressure tayo sa work at dahil doon tayo ay natutuksong mag-compromise. Pwedeng sa anak natin ay may mga tayo ay napipressure at bilang mga magulang, kung matigas ang ulo, umiinit din ang ulo natin, natutukso tayong magalit at mag-out of control. At tayo ay nagagalit nang hindi nawawala ang ating balanse bilang magulang. At kung estudyante ka naman, ay darating ang tukso at pressure at mapipilitan kang mangopya, mangmandaya. At sa iba't ibang kaparaanan, dumarating ang tukso ng diablo na walang ibang dahilan o layunin kundi tayo ay sirain. So sa Luke 22:31, Simon, Simon, narito, hiningi ni Satanas na ligligin kayo gaya ng trigo. So hindi lang si Pedro to, pati yung mga iba pang apostol. Verse 32, subalit ako ay nanalangin para sa iyo. So Jesus Christ, as a man, as a perfect man, prayed to God. He depended upon God for strength for Peter. And so, bilang encouragement din sa atin, sa ating mga kapatiran, or even in the Christian workers na nagli-lead sa church, we just don't push our brothers and simply give them advice and approach them. Before we do that, we pray. We ask God for His leading, His help. Kung paanong ginawa nga ng Panginoong Hesukristo na siya ay nag-pray, nanalangin siya bilang tanda ng pagsuko at pagdepende sa biyaya ng Ama, sa kapangyarihan ng Diyos Ama at ang Espiritu Santo. Ganon din tayo, tayo ay ipanalangin natin ang mga kapatid sa kanilang kahinaan, sa kanilang mga kasalanan. Sabi ni Jesus, ako'y nanalangin para sa iyo upang ang iyong pananampalataya ay huwag mawala. Kung makabalik ka nang muli, ay palakasin mo ang iyong mga kapatid. Okay. So, ang ating pananampalataya ay inaatake ng kaaway at wala tayong match sa kaaway. Wala tayong match sa kaaway. Pero gaya nung yung kinanta natin kanina sa A Mighty Fortress, di ba? Our ancient foe does seek to work us woe. Ibig sabihin, yung matandang kaaway natin, na simula't simula pa ay kaaway natin, na si Satanas, wala siyang ibang gusto kundi bigyan tayo ng mga lagim. Yung woe kasi, W-O-E, is lagim yan eh. Gusto niya buhusan tayo ng lagim at puro kapighatian. Ngunit, ang sabi dun sa kanta, di ba?
who that may be, Christ Jesus, it is He. Walang makapangyarihan talaga ang kaaway. Hindi natin siya kaya, pero kasama natin ang Panginoon. And praise God, because the Lord Jesus Christ Himself, dito sa Luke chapter 22 account, ay siya mismo ay nagpe-pray for Peter. That's our confidence in our coming to God. And our faith. So, napakasarap isipin na hindi lamang dahil sa taglay nating pananampalataya, kaya tayo ay nagpapatuloy sa Panginoon, di ba? At never nating masasabi na malakas kasi pananampalataya ko eh. Matibay kasi ang pananampalataya ko eh. Imagine si Peter na nga, apostol, nahulog pa. Pero sinabi ng Panginoon, I prayed for you, Peter. And may promise of recovery and restoration for the Apostle Peter. Kung nangyari yun kay Peter, it's much very, very much true for us as believers. Another reference, Ephesians 6 verse 16. Ephesians 6 verse 16, kasama ng lahat ng mga ito, tumutukoy po ito doon sa armor of God. Taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya. Ang kalasag po ay, saan ba nilalagay ang, paano ba hinahawakan ang kalasag? Diba, sa isang kamay. Yung isang kamay, kalasag. Yung isang kamay ay tabak or espada. So, ang kalasag po ay ipinoposisyon sa harap. Hindi nilalagay sa likod. Kasi kung nasa likod ang kalasag, wala kang protection sa harap. Ang ibig sabihin lang nun, tumatakbo ka na, palayo. But, we are fighting. And remember, we belong, if you are a Christian, you belong to the kingdom of God. And sabi sa Matthew chapter 16, the gates of Hades or hell will not prevail against it. Wala tayo sa defensive position, tayo ay nasa offensive position. Tayo ay pasulong, tayo ay palusob laban sa kaharian ng kadiliman ni Satanas. That's why, ang kalasag natin ay hawak-hawak natin sa Ephesians 16. Taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya. So, as we face the devil, as we face all kinds of attack, lahat na pwede nating harapin sa buhay. And kailangan nating harapin ang mga bagay na to. Meron tayong pananampalataya. Yun ang hawak natin, ang kalasag ng pananampalataya. Nasa pamamagitan nito ay inyong masusugpo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama. Because the devil keeps on showering, keeps on throwing darts, fiery darts sa atin. Hindi siya tumitigil sa pagpaulan ng mga palaso sa atin. And one more verse shortly end. So 1 John chapter 5, balik tayo dun sa binasa natin kanina. 1 John chapter 5, verse 4 hanggang 5. Binasa natin yung verse 4 lang kanina eh. Ulitin ko sa verse 4. Sapagkat ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. So we must remember that as Christians, we are guaranteed. Sinasabi na sa Biblia, we are living a victorious life. Hindi tayo talunan. Sapagkat sinasabi dito, every, bawat. Hindi naman sinabi dito na yung iba o yung mga malalakas lang, sila yung nagtatagumpay. Yung binasa nating verse kanina sa Matthew chapter 6, Matthew chapter 14, at sa iba pang reference kanina, tumutukoy sinasabi ng Panginoon, kayong mahihina o maliliit ang pananampalataya. But this is our encouragement. Hindi dinismiss ng Panginoon. Kayo, mga mahihina kayo, wala kayong kwenta. Mulis kayo dyan. Hindi naman ganun ang pangungusap ng Panginoon, di ba? Sinabi niya yung katotohanan. The Lord Jesus Christ was only stating a fact. Sinasabi niya lang yung katotohanan. Eto ka, mahina ka.
And if we recognize, oh nga, mahina ako, ano dapat natin gawin? Magmukmuk na lang, eh ganito na talaga ako kasi mahina na ako eh. Ganun ba? Ganun ba yung ating attitude? Or we ma-remember natin, ah, andyan ang Panginoon, kasama natin siya. Kung paanong ipinag-pray ni Christ si Peter. As sabi sa Hebrews, I forgot the verse. Hebrews, as sabi sa Hebrews, siya ay nag-i-intercede sa atin. Sama. Namamagitan ang ating dakilang saserdote, the great high priest, is interceding for us in the heavens. Hebrews 7:25. So, that is our confidence. So, 1 John chapter 5, 4 to 5. Dumadaig sa sanlibutan at ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan ang ating pananampalataya. Verse 5, sino ang dumadaig sa sanlibutan kundi ang sumampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. Wala na tayong ibang pinaglalagakan ng ating pananampalataya kundi ang anak ng Diyos. The Son of God. The Lord Jesus Christ. Many religions say that they believe in God. They even boast that they call upon the Father. But, kumusta yung kanilang pananampalataya sa anak ng Diyos? Minamaliit nila ang anak ng Diyos. Tao lang, sabi ng ibang relihiyon dyan. Tao lang. Tapos yung pinuno nila, anghel. Ba, mas mataas pa yung pinuno nila kaysa kay Kristo? Kasi tao lang. Pero yung kanilang pinuno, anghel. So, alam na nila kung ano yung tinutukoy kong relihiyon dyan. Pero hindi ko intensyon na mangtuya lang at manglait. Ngunit gusto kong i-point out, ano yung pananampalatayang nakapagliligtas? Ano yung katangian nito? Ito ay nakatuon sa anak ng Diyos, kay Jesus. So we look to Christ. Patuloy tayong tumitingin sa ating Panginoon. And before I close, gusto ko lang banggitin isang araw, patulog na kami ni Mrs. Tapos, nakiusyoso ako sa cellphone niya. Tapos, nakibasa ako sa Facebook. Tapos, may isang post doon na sinasabi sa isang Reformed Baptist Forum. Sabi doon, please pray. Nanghihingi siya ng prayer. At ang problema nung nagre-request ng prayer ay yung kanyang asawa ay pinoproblema niya dahil gusto makipaghiwalay. Anong gagawin ko? Sabi niya. Natuwa ako doon sa comment nung isang nag-comment. Ang sabi nung nag-comment, huwag kang tumingin sa mga ginagawa niya. Tumingin ka kay Kristo. Kasi kung kung titingin tayo sa ginagawa ng kapwa natin, ginagawa ng ating asawa, anak, magulang, kapatid, madedepress lang tayo, di ba? At makakapag-isip tayo ng hindi maganda. Pero kung tumingin tayo sa Panginoon, sabi nung kagaya nung advice nung isa sa nag-comment sa Facebook na yon, sabi niya, don't look on your husband's actions, look to Christ. And nag-minister sa akin ng post na yon, purihin ng Diyos. And once again, I was encouraged just to keep on looking to Christ. And slowly, sana ay unti-unti nating ma-apply din ito sa ating buhay. Whenever we are faced with problem, just we keep looking to Christ. So, 1 John 5, 4 to 5, ang tunay na pananampalataya ay nakatuon sa anak ng Diyos, sa ating Panginoong Jesus. Tayo po'y manalangin. O Panginoon, inihiling namin sa pag-aaral na ito na maikli ang pagsama nyo at ang aming mga pinag-aralan patungkol sa pananampalatayang nakapagliligtas, ang mga katangian nito na hindi lamang kami nakatuon sa sarili naming kakayahan para nakumapit sa inyo, O Diyos, sapagkat kung kami ay aasa sa aming kakayahan, kumapit sa inyo, kami makakabitaw, O Diyos. Ngunit, kagaya ni Pedro, siya'y nahulog, siya'y lumubog, ngunit inabot mo siya, Panginoon. At hindi lamang dun sa incident sa dagat nangyari ito, dun sa before the crucifixion, bago mangyari yung kanyang pagtatatwa ng tatlong beses ay
Nakita mo na, O Diyos, nakita na ng aming Panginoon, Jesus, ito'y mangyari. At salamat dahil meron kaming dakilang saserdote na nananalangin, nag-i-intercede, namamagitan, at kami ay isinasaalang-alang upang ang aming pananampalataya ay hindi bumagsak at hindi mawasak. Salamat, Panginoon. Nawa nga ang lahat ng inyong tao ngayon na nakapakinig nito ay kumapit sa aming Panginoong Jesucristo. Sa Kanya lamang ay mayroong kaligtasan. Ito pong aming samo at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.